Shoutout sa mga ka-teammate natin na sila Eduardo Santillana, Jay Malik, Daniel Fernando, Michael Portillo, Scout Ranger, Edgar Delansig, Dennis Bolano, Brando Vlogger, Judy Villarosa, and Eduardo Vlog. Alaska Aces bumubuo na ng bagong taktika sa pamamagitan ng pagkuha ng mga players tulad nila Gab Banal and 6'8 big man Yusef Taha. At bukod pa nga dyan, hindi na rin pinakawalan pa ng Aces ang kanilang 6'2 guard na si Jeron Teng dahil nga sa binigay ditong contract extension. And Matthew Wright, eto na ba ang oras para matupad ang isa niya pang inaasam-asam rin noon pa na paglalaro sa isa sa pinakapaboritong koponan sa liga dito sa PBA. So ang lahat nga ng yan mga ka-teammate ay ating iisa-isang talakayin. Pero bago ang lahat, huwag nyo po munang kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick nyo na rin po yung bell button para lagi kayong ma-update sa mga susunod pa nating video at para makita nyo rin yung shoutout ko para sa inyo. So unahin nga muna natin etong patungkol dito kay Jeron Teng. Matatandaan etong si Jeron Teng ay number 5 pick ng Aces noong 2017 at last season nga ay nag-average ito sa game niya ng 11.09 points per game, 4.73 rebounds per game, and 4.09 assists per game. Eto ngang 6'2 guard na, eto ay sinigurado ng muling makakasama ng Aces sa susunod na season at siguradong mas tatagal pa sa liga dahil sa natanggap nga nitong panibagong kontrata. So binigyan nga si Jeron Teng ng Alaska Aces ng 3-year contract at eto ay kinumpirma ni Alaska Aces Governor Dickie Bachman. At kung matatandaan nyo mga ka-teammate, noon pa man ay nabanggit na ni Coach Jeffrey Carriazo na itong si Jeron ang magiging future ng koponan. Kaya naman, unti-unti na nga itong hinuhulma nitong si Coach Jeff para maging sentro ng kanilang atake. So bilang opinion nga natin dito, good news yan para sa kampo ni Jeron Teng at ng Alaska Aces. Dahil kita naman na hindi lugi ang Aces dito kay Jeron. Dahil sa husay na pinakikita nitong performance sa bawat game niya. At talagang nagsisikap pa rin upang mas mag-level up pa. At sa patungkol naman sa dalawang bagong muka sa Alaska Aces na dalawang energetic player, simulan nga natin dito kay Gab Banal. Eto nga'y may taas na 6'3 at kilala bilang isa sa mga hustle player. Sa mga hindi nakakaalam, etong si Gab Banal ay nakuha ito ng San Miguel Beermen noong 2014 sa second round ng PBA Rookie Draft. At bukod sa SMB team, napadpad nga rin ito noong taong 2015 to 2017 sa koponan nga ng Global Port Batang Pierre na ngayon ay may pangalang Northport Batang Pierre. At ngayong 46 season na paparating sa liga dito sa PBA ay makakasama nga ito ng Alaska dahil binigyan nga ng 1-year contract ang veteran free agent na ito nung nakaraang Webes at kinumpirma nga ito mismo ni Coach Jeffrey Carriazo. So itong veteran player na ito, hindi man natin siya masyadong nakita na nakapagpasikat noon sa PBA pero nung naglaro naman ito sa iba't ibang liga ay dito nga lumabas ang totoong kakayahan nito. Kaya naman, ngayong nagbabalik PBA na ito ay siguradong maraming fans ng Aces ang mag-aabang para panoorin kung anong ilalaro nito sa Aces. At etong ang isa pang nadagdag sa Aces ay etong 6'8 big man na si Yusef Taha. Etong big man gang ito ay nakuha rin ng Aces nang walang kapalit mula sa pagiging free agent. Isa ito sa mga PBA big man na maraming koponang pinanatilihan. Ito ngay nabigyan ng pagkakataong makabalik sa liga dito sa PBA
dahil sa binigay ngang one-year contract ng Alaska Aces nung nakaraan ngang Biyernes. Pansin nga natin yung unti-unting pagkilos ng Aces para maitayo muli nila yung pilay nilang sistema. Dahil nga sa pagkakabawas tulad ng mahusay nilang player na si Rakal na nagkaroon nga ng major injury or ACL injury na nakuha niya last 45th season. At eto pa ngang kinakaharapan nila na isa pang issue sa big man dahil nga sa hindi na nila masasabi kung tatagal pa itong si Manuel sa Aces. Dahil nga sa gusto na rin itong lumipat sa ibang koponan. Kaya naman, tamang-tama ang naging pagkuha ng Aces kay Yusef Taha. Dahil nakitahan nga ito ni Coach Jeffrey Carriazo ng potential para maging kanilang sentro. At ayon pa nga sa isang nabasa nating sa ad na itong si Coach Jeff, sinabi nga nito, credit po, Yusef will give us more size and he will play a key role for the Aces. So matatandaan ngang bago ito naging free agent ay naglaro nga ito sa koponan ng TNT noong taong 2019. At sa ngayon ay muling binuhay nga ng Aces ang karir netong si Taha. Sigurado mas maraming minuto nating makikita sa loob ito dahil sa binigay nga ng Aces na tiwala dito. At sa last naman nating topic, Matthew Wright, eto na nga ba ang panahon para sa matagal na netong inaasam-asam din na mapuntahang koponan na kinagugustuhan din ng karamihan sa mga manlalaro dito sa liga. So yan nga mga ka-teammate ang ating tatalakayin. So matunog nga ngayon ang usap-usapang maaaring pagkuha ng Hinebra sa 6'4 forward guard gunner na ito. Dahil sa pagkakaroon nga ng Phoenix di umano ng problema financial dahil na nga rin daw sa pandemyang dumaan dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkalugi ito. At napapabalita nga rin, magbabawas nga rin itong Phoenix ng mga players na mayroong malalaking sahod. At isa na nga sa nabawas dyan, kung matatandaan nyo, ay itong si The Beast, Calvin Abueva. Nakamakailan lang ay pinapirma ito ng Phoenix ng 3 taong kontrata. Pero sa huli, agad din itong binitawan. At sa ngayon, dahil nga sa pagkawala ni Calvin sa Phoenix, ay napapabalitang bibitawan na nga rin itong gunner na si Matthew Wright at marami nga raw ring koponan na ang nag-aabang dito. At isa na nga daw dyan ay itong Barangay Hinebra na magpahanggang ngayon ay hindi pa masyadong nararamdaman ang paggalaw sa pagpapalakas ng tao kumpara sa paggalaw ng ibang SMC teams na kumukuha na nga or kumuha na nga ng mga dekalibreng tao. Pero paano na kung sa pagka-interesado nga dito ng Hinebra ay sino naman kayang tao or mga players ang pakakawala ng jeans kapalit nito? So yan nga mga ka-teammate ang malaking katanungan dyan. Kaya abang-abang na lang sa maaari pang maging update pa patungkol sa mahusay rin na player na ito.